Hello guys, ngayong video, kukunin ko yung mga itlog ng dalawa kong pares para tignan kung ano yung mga fertile na. Tapos magkakanling tayo, tapos ipapakita namin sa inyo yung itsura kapag fertile o hindi. Okay, so kukunin natin yung kinamaha muna. Pero bago natin kunin yung itlog nila, gusto kong kunin yung itlog na nakabukod yung simaha. Bali, ayan, papalabasin ko siya. Tapos, dapat pupunta siya doon sa kabilang part ng double cage para syempre, maharang natin yung divider. Para kapag nakuha ko yung itlog, hindi sila papasok sa nest box para silipin yung mga itlog nila. Ayun. Kaya kapag nilagyan ko ng divider yan, dyan na si Maha, hindi siya pupunta sa nest box, hindi niya sisilipin yung nest box kung may itlog o wala, kung ano nangyari doon sa mga itlog niya. So ayan, hinarangan ko para hindi sila pumasok sa nest box. So ayun, bali maghahawak muna ako ng seeds para syempre hindi mabago yung amoy ng itlog. So kukunin ko na yung itlog ni Maha. Importante yon na magbababad muna kayo ng kamay nyo doon sa seeds para syempre ay hindi magbabago yung amoy ng itlog ng mga African lovebirds nyo. Para syempre kapag ibabalik nyo after ng candling, para makita nyo yung kung fertile ba o hindi, para hindi nila hindi sila manibago, hindi nila basagin, ganun. So ito na yung apat na itlog ni Maha. So kakandlingin natin yan, titignan natin kung fertile yung mga itlog. Bali, apat yan. Yung iba dyan ay kakalabas lang, siguro yung dalawa. So ayan, apat ang itlog ni Maha. Tapos dito, kukunin din natin to. Hahanap muna ako ng divider. So hindi ko alam kung anong divider ang pwede. So syempre, una, kailangan mo na silang palabasin para pumunta doon sa kabilang side ng double cage. So ayan ang ating back-to-back opayuwing. Yan. So may itlog sila dyan. Titignan natin yung kanilang itlog. So kunin na natin yung itlog ng back-to-back nating green ewing opa. So kukunin ko yung agad yung tatlo kung ano yung mga nasa loob para mabilisan makuha. Siyempre dahan-dahan para hindi mabasag. So ayan yung kanilang itlog. Tatlo yan. Ayan yung itlog ng green opa ewing natin. So, chine-check ko pa ulit kung meron pang itlog o wala na. Bali, tatlo pa lang yung kanilang itlog. Bali, mag-iitlog ulit yung hen. Hindi ko alam kung kailan. So, ayan, yung kanyang itlog. Tapos, itong divider, syempre, kailangan ilagay yan. Ganyan ang aking teknika para hindi pumasok yung mga hen doon sa nest box nila para silipin yung mga itlog. Ayan, para safe din. So, simulan na natin ang pag-candling. So, syempre, kailangan nyo ng flashlight ng phone, kahit anong flashlight yan, basta makikita nyo yung loob ng itlog. Syempre, kailangan din natin ng pentel para palatandaan kung kaninong itlog yung ating tinitignan. So, syempre, uunahin natin yung kinamaha. Tapos, ito yung aking listahan kung kailan sila nag-iitlog. Yung number 1, ayan. Yung number 1, sila Maha yan. Tapos yung number 9, ayan yung back-to-back nating green opa ewing. Ayan. So, meron akong listahan kung kailan sila naglalabas ng itlog. Kaya kayo, okay lang kung wala kayong listahan. Bali, ako kasi makakalimutin, kaya kailangan ko ng listahan. Ayan. So, simulan natin sa itlog ni Maha. Panigurado itong iniilawan natin ngayon ay yung pangalawang itlog. Ayan yung pangalawang itlog ni Maha. Ayan. So, makikita nyo dyan. Ayan o. Pula siya. Sa camera, hindi nyo makikita na may ugat. Pero sa personal, ay nakikita ko na may ugat. So, kung tititigan nyo ng mabuti, ayan ay may ugat. So, susulatan natin ng kulay itim na sign pen, or hindi pala sign pen to, pentel to, para tandaan na kay Maha yan. Tapos, itong sunod na itlog, panigurado, ito ay ang pangatlong itlog or pang-apat na itlog na nilabas ni Maha. Hindi pa siya fertile, kaya ipabalik natin yan kay Maha.
Ito naman, ayan, ay yung unang itlog, October 23. Ayan, so nasulatan ko na. Mga fertile ang sinulatan ko para syempre palatandaan na galing kay Maha yung itlog. So itim yung gamit ko. Next, ito yung latest na itlog ni Maha noong October 30. Ayan. So mapapansin nyo dyan, dilaw pa, wala pang nag-develop na ugat. Hindi pa siya nagiging fertile, kaya konting limlim pa. Ayan. Tapos ito yung pangatlong itlog. Ito yung pangatlong itlog. Bali, tingnan nyo naman. Wala pang kalaman-laman kasi kailan lang nilabas yan. Konting limlim pa yan para magkaroon ng similya. Ayan. Diba? Ganyan lang pag-check kung may fertile ba yung mga itlog nyo. Itlog nyo, yung mga ibon pala, hindi yung sa inyo. Ayan. Okay? Ito yung pangatlo. Ay, yung pangalawa. Ayun. So, ayan, itong dalawa, ayang dalawa, ay fertile. Itong dalawang itlog na to, kay Maha, ayan, ay fertile. Ito naman nasa baba, itong dalawa, ay infertile. Tapos, isunod naman na natin yung itlog ng back-to-back green opa ewing. So, ayan. Wait lang, sobrang labo. Ayusin ko lang. Ayan. So, ito yung unang itlog ng back-to-back green opa ewing. Ayan. Kung naalala nyo, nalagyan ko na ng marka yan nung unang itlog niya. So, fertile na fertile yan. No? Kita nyo ba yung linyang yan? Ayan yung una niyang itlog. Ito, panigurado, ito ay yung pangatlong itlog. So, tatlo lang kasi ang itlog ng African love, ng back-to-back green opa ewing. So, ayan. Susulatan natin ng pula para alam natin na galing to sa back-to-back green opa ewing. Ayan. So, sinulatan ko ng pula. Infertile pa siya. Nagde-develop pa. Ayan. Ganyan itsura ng infertile pa. Then, yung sunod naman. Ito. Ay, ito yung pangalawang itlog. Bali, nakita nyo, kulay pula na. May ugat yan, hindi lang napapansin sa camera. Pero kapag personal, makikita nyo yung ugat. So, ayan yung palatandaan nila. Pulang tinta, ayan ay galing sa back-to-back opa ewing. Tapos yung itim na tinta, ayun yung galing kinamaha. So, ayan. So, kung makikita nyo dito, ito ay yung dalawang itlog na fertile. Ito hindi. Ayan. Ito fertile. Ito hindi. So, itong dalawa, isasama natin dito. Ipapalit natin dyan sa dalawa. Yan. Tapos ito, dito. Tapos yung dalawang fertile nila, Maha, ilalagay natin dyan. Pati itong isa, ilalagay natin dyan. Yan. So, ganito ang magiging foster. Ibibigay natin yung kay Maha itong apat kasi fertile yan. Itong tatlo ay hindi pa tapos maglimlim. Lilimliman pa yan para lumabas yung ugat. So, itong apat na to, bibigay natin kay Maha. Yung tatlo. So, itong apat na to, ibibigay natin to kay Maha. Para, syempre, masimulan niya na maglimlim. So, ganito ang pagpo-foster daw. Kailangan mag-fertile muna yung itlog bago ipa-foster sa ibang parents. Sa mga may itlog din, syempre, sabi. Para daw, alam nila na may lilimliman sila. So, ayan yung apat na itlog na fertile. Sabay-sabay yan magpipisa. So, hindi naman sabay-sabay sa isang araw. Balik, kung papisaan na sila, kunwari ngayon, magpipisa yan ngayon, bukas yung dalawa naman. Ganon. Tapos, isasara na natin yung nest box nila, Maha. Para syempre ay malimliman na agad. Ayan. Alisin na natin divider dahil alam natin na nakikurious na si Maha kung ano ang ginawa ko sa kanilang nest box. So, si Maha na bahala dyan. Kaya na ni Maha limliman yan. I-next na natin tong back-to-back green opa ewing. So, itong tatlong to, parehas infertile yan. Bali, ito ay walang sulat. Lagyan natin ng sulat para alam natin na galing to kay Maha.
Ayan na. Kulay itim kapag kay Maha. Dahan-dahan lang syempre ang pagsulat kasi kapag nadiinan natin yan, yari na. Baka mabutas natin. So, ganyan lang. Tapos kapag na ano sila, kapag nasulatan nyo, kailangan patuyuin nyo muna kasi matapang yung amoy ng pentel eh. So, ito ring isa kailangan natin sulatan dahil wala siyang palatandaan na kay Maha siya galing. Ayan. So, sulatan natin. Kahit simple lang, basta pala. Ayan. So, ibigay na natin to. Tapos ito, infertile yan, tatlo. Bibigay natin yan doon sa green opa ewing. Ayan. So, andun na sila. Effective talaga kapag may divider kasi hindi talaga sila papasok sa nest box. So, ilagay na charot lang. Kukunin ko na isa-isa. Sabay-sabay. Sabay-sabay ko ulit i... Doon ako kinakabahan eh kapag naghahawak ako ng itlog. Baka kasi mahulog. Masayang. So, ayan. Kapag ibabalik nyo yung mga itlog, kailangan kung saan nyo sila nakuha, doon nyo rin ibabalik. Doon din nakapwesto. Kasi alam nila na doon sila naglilimlim. Okay? So, ipapakita namin sa inyo kung saan banda siya, kung saan banda naglilimlim yung hen. Ayan. So, diyan siya banda. Siguro, iusog pa natin konti doon. Oo, iusog pa natin konti doon para... Nasa ano siya? Nasa tamang hole, nasa tamang kurba. So, ito na. Okay na 'to. Maglilimlim na mga 'yan. So, alam na. Alisin ko na ang kanilang divider para syempre masimulan na ng green opa hen, green ewing opa hen yung paglilimlim sa kanyang bagong ampon na itlog. So, ganoon lang naman ang aking pagfo-foster. Bali, ang matagal ko tong pinag-isipan kung paano ang gagawin ko. Bali, kapag ganyan, ibalik na natin yung mga seeds. Ayan, salamat sa seeds dahil hindi nagbago yung amoy ng itlog. Ganun talaga, kailangan natin mag-adjust lalo na sa mga itlog-itlog na yan. So, ganun lang ang aking pag-foster. So, ayun, pumasok na agad yung green opa hen. Green ewing opa hen, pumasok na agad. Pati si Maha, pumasok na agad. So, yung kay Maha, dalawa ang nilagay kong fertile. Diba? Dalawa yon na galing dito sa ating back-to-back na green ewing opa. Ayan, so, dalawa sa kanya, dalawa rin doon. So, ayun, ang aking paglalagay ng itlog, pagpapalit ng itlog ng mga fertile. So, ganito ang aking ginagawa. First time ko lang din mag-foster, so sana pisain nila yung mga inayos kong itlog. So, si Maha, aasahan natin na mabuhay niya yung apat na itlog na yan, na fertile, kasi apat na fertile yan, sabay-sabay magpipisa yan. So, kaya ni Maha yan na buhayin kasi third clutch na nila yan. So, ito, first catch pa lang nila, kaya hayaan muna natin sila. So, ito naman ang aking listahan kung paano ako naglilista. So, ito yung unang itlog na kay Maha. Yung pangalawang itlog ay na kay Maha din. So, ito naman ang pangatlo. Dito, ay wag dyan. Dito na lang. So, itong number 9, ayan, dalawa na yan, nasa back-to-back nating green ewing opa. So, para alam ko kung kanino ko nilagay yung mga itlog. Para syempre, alam ko, kabisado ko kung kaninong itlog yung galing doon. So, itong dalawa, 22 at 25, magkalapit lang kay Maha, 23 at 25. Tapos itong 29 ay kitna ng 28 at 30. So, dikit-dikit yung mga paglalabas ng itlog ng mga breeder ko. So, ganun lang naman. Kailangan lang naman natin maglista para syempre alam natin kung kailan nilalabas yung mga itlog. Lalo na kapag gusto nyo foster. So, technique ko lang to kapag mag-foster ako. So, first time ko lang to. Hindi ko alam kung mag-success to. Hindi ko alam kung pipisain pa nila dahil nga nagalaw ko.
Pero syempre, asahan natin na isain nila dahil nakita naman natin na ayun, na pumasok agad sila para i-check yung mga itlog. Tapos, ayan, nakikita naman natin na naglilimlim na agad yung dalawang hen. So, ayun lang naman guys ngayong video. Salamat sa panonood ng ating video ngayon tungkol sa pagka-candling, kung paano tignan yung itlog, kung fertile ba o hindi. Tapos, kung paano ako magpa-foster ng itlog. Okay? Yan. So, first time ko lang ngayon. Sana maayos ang aking pagpa-foster. I-comment nyo lang kung okay naman yung ginawa kong pagpa-foster. So, salamat guys sa pag-susuporta sa ating channel. Mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo kay Dennis Balabas, kay Nugnug TV, kay Kimwell Maranata, kay Enzo Maka, kay Nitan Patlu, kay Christopher D. Chioco, kay Jopel Chua, kay Tetsuya Kuroko. Shoutout din kay Cyril Mamaril, kay Darin Cruz, Estong Jadormio. Shoutout din kay Jean Andre Aison Garcia, kay Mark A.V. De La Cruz, kay Leo Manalili, kay Angelo Briones, kay John Dave De Jesus, kay Mark Daniel. Shoutout din kay Geraldine Virtudazo, kay Aisha Valles, kay Lee Cabrera, kay JR Luna, kay Jong De Leon Art. Shoutout din kay Radi Baybay, kay Pabok Tayag, kay Wendell Bagsik, kay John Mike Retardo. Shoutout din kay Nat Migs Vlog. And shoutout kay Darin Lazo. So kung gusto mo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang kayo or i-post nyo sa aming Facebook group para syempre masagot din ng ating mga kaibigan. Salamat ulit guys sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.